Ngayon po ay ang 20th linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ipangunahan po ng lubhang kagalang-galang Honesto Antioco Didi, ang obispo ng Diocese ng Cubao. Ala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus, ang pagkain ng walang hanggang buhay, ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Panginoong Jesus, Ikaw ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Patawarin mo ang kakulangan namin sa pananampalataya, sa dakilang katotohanan ito. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, ang laman mo'y tunay ngang pagkain at ang dugo mo'y tunay ngang inumin. Patawarin mo ang kakulangan ng aming pagpapahalaga sa mga dakilang kaloob na ito. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, nangangako ka ng buhay na walang hanggan sa mga tumatanggap sa iyo. Patawarin mo ang maraming di karapat-dapat na pangungumunyon at paglapastangan araw-araw. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalundan niya. Inubuhay ka namin, dinaragal ka namin, sinasasamba ka namin, inuluwalhati ka namin, pinagsasalamatan Panginoong Diyos,
sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang pala, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambi. Hali kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa puon kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinuman ang puon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Lapit, ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong katulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong manghangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, pagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ng ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng iyong mga magulang sa ilang.
namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sang pinagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat. Ito ay ang ika-apat po nating pagninilay sa pangangaral na ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. So hanggang sa susunod na linggo, ating tatalakayin itong patuloy na pangangaral ni Jesus, patuloy nagpapakilala sa atin kung paano mailapit tayo sa Kanya at harinawa tayo ay tumugon sa Kanyang paanyaya dahil tayo hinahayaan gamitin ang ating kalayaan. Hindi namimilit ang Diyos. Siya'y nag-aalay ng buhay. Nasa tao kung ito'y tanggapin. At siyempre, kapag tanggapin mo, alam mo yung consequences. Halimbawa, pag tinanggap mo si Kristo, itong sinasabi niya, kailan maging bahagi siya ng iyong buhay. No? So, marami na tayong pinagnilayan sa mga nakaraang linggo. Sabi ko nga, ito po ang ika-apat. Patuloy na nagpapakilala si Jesus. Ngayon, paulit-ulit sinasabi niya ang kahalagaan ng pagtanggap sa Kanya dahil siya ang tunay na pagkain mula sa langit binigay ng Diyos para sa sanlibutan. Tuwing ako po'y magmimisa dito sa Veritas Chapel, papansin ko sa daan, maraming tao, yung iba, nagja-jogging, physical fitness ang kanilang iniisip, naka-focus. Yung isa na iba naman, sa ibang kainan, siguro, nagutom sila. Pero lahat yan, no? Yung pansamantalang ginagawa ng tao, ninanais niya, may laging may kakulangan. At saka walang garansya. Hindi dahil lagi kang nagja-jogging, ikaw ay physically fit, at hahaba ang buhay mo at maging malusog ka. May nagja-jogging, namatay sa pagja-jogging. Hindi ibig sabihin masama ang mag-jogging, pero ibig sabihin, ano man ang gawain ng tao, laging may kulang. At ito ang sinasabi ni Jesus, tanging sa Kanya lamang ay makakatuklas tayo ng ganap na katugunan, sagot sa ating mga sa ating hinahanap sa buhay. Naghahanap tayo ng kahulugan. Naghahanap tayo ng may kagutuman ng ating damdamin, kalooban na hindi matugunan ng anumang material na bagay. Kahit na busog ka, nandun pa rin paghahanap mo. Mahalin ka. Magmahal ka. Umasa. Marami tayong pangarap. Ano? Ito yung nangyayari. At sinasabi ni Jesus, sa Kanya lamang ito ay matutupad. Kaya ito ibig sabihin ng tanggapin nyo, kainin ang aking laman. Kailang natupad yun ang Kanyang pag-alay? Sa krus. Siya'y naghirap. Nag-alay. Parang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sinasabi niya, tanggapin niyo ako. Ito ang ating ginagawa. Kutuwing tayo ay nagmimisa, nag-alay ng misa, ang Eucharistia, Kanyang binibigay ang Kanyang kamahal-mahalang dugo at katawan upang ang Kanyang buhay ay maging buhay natin. Upang Kanyang pamamaraan ng pagmamahal, pagmamalasakit, maging atin din. So, hindi sapat na tatanggap lang tao, tapos na, after that, gagawa siya ng gusto niyang gawin. Hindi. Ibig sabihin, tanggapin niyo ako, maging bahagi ako ng buhay mo sa iyong pag-iisip, sa iyong pagdidesisyon, sa iyong pagmamalasakit sa kapwa, sa iyong pagpapatawad. Yan ay bahagi ng ating pagtanggap kay Jesus. At yun ang ating karanasan. Kapag tayo ay
katulad ni Jesus, tinutula nating halimbawa, hinanap ang kalooban ng kanyang ama at isinabuhay ito buong buo. Kahapon mayroon po akong ordinasyon, dalawang pare. Ganda ng kanilang kwento, pareho silang tapos ng computer science. Pero hindi sila masaya, parang laging may hinahanap. Maganda sweldo. Pero sabi niya, may hinahanap ako. Parang maliit pa ako, gusto kong maglingkod. Kaya naisipan nilang pumasok sa buhay relihiyoso upang ihanda ang kanilang sarili sa pagpapari. So, pagkatapos ng 9 taon, sila po ay paghahanda na ordinan. Ano? So, nakita nila yung kanilang hinahanap. Pero kung tutuusin mo, anong nakita nila? Katanyagan ba? Pera ba? Hindi. Sana ang exposure nila bilang paganda sa kanilang pagpapare? Sa mga kulot, mga katutubo sa Mindanao. Nagpunta sa pagkatapos ng Yolanda, sila'y naglingkod sa Leyte. Marami silang exposure. Parang random nila yung mga pamamaraan ng Diyos. Mahirap! Oo, sinong nasasabing madali maglingkod bilang pare, bilang reliyoso? Pero nandun yung tuwa, galak, kapayapaan sa kalooban ng tao. May mga tao, halos na sa kanila, ang lahat na hinahanap ng mga pangkarinong tao, magarang sasakyan, malaking pamamahay, katanyagan. Pero alam natin, hindi sila, yung iba, masayang-masaya. Kung ang matinda na bagay, ang sukatan ng tuwa o success ng isang tao, ng fulfillment ng isang tao, sana wala nang nag-suicide. Sana wala nang nagpatiwakal dahil wala silang nakita sa kanilang buhay. Kahit na marami ang pag-aari nila, pero walang laman. Marahil ang kanilang puso. Kung ang pag-uusapan ay pagmamahal sa Diyos, pagtitiwala sa Kanya, pagmamalasakit sa tao. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus, narito ako, tanggapin ninyo ako. Gaano natin kadalas tinatanggap si Jesus, gaano natin ninanamnam ang Kanyang pagdating kapag tayo nagkumunyon. Yung iba naging kaugalian na lang kapag nagpila yung mga tao sa oras ng komunyon, nakikisama. Pero sana po, tuwing tayo'y tatanggap at sinasabi ng nagbibigay sa atin ang komunyon, either a priest or special Eucharistic minister, katawan ni Kristo. Ito ay tunay na katawan ni Kristo. Ang kanyang katawan na nakita natin bilang sanggol sa Bethlehem mo siya'y pinanganak. Ito rin katawan na nakabayubay sa krus, na nag-alay, itong inialay niya sa kanyang ama upang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang. Kaya mga kapatid, patuloy tayong inaanyahan ni Jesus na tularan ang kanyang halimbawa. Pag-alay sa sarili at parang magampanan natin yun, kanyang pinagkakaloob sa atin, binibigay kanyang kaloob ang mismong buhay niyang buong buo, ang kanyang katawan at dugo, ang kanyang pagka-Diyos. Kaya sa ating pagtanggap sa komunyon, tayo binabahagi ng Diyos, ni Jesus, ng kanyang pagka-Diyos upang tayo maging maka-Diyos. Hindi lang makalupa, makamundo, makalaman. Ngunit tayo ay hinirang ng Diyos. Tayo ay nilikha niya at tandaan natin ating pagkalikha, hindi by accident. Ito ay isang malaking biyaya. Ito po ba'y nakikita natin ang ating pagkatao, ang ating pagkakristiyano, ang ating pagsisimba? Ito ba'y nakikita natin ay bunga ng kagandahan loob ng tao, ng Diyos? Hari nawa, makilala natin unti-unti
matanggap natin ang kagandahan loob ng Diyos at maisabuhay ito upang ating buhay hindi lamang buhay pansamantala, ngunit magiging kasama tayo ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin, si Jesus ang tunay na pagkain. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, naog sa kinuroonan ng mga yumao, nang may katlong araw, nabuhay ng guli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, pinasisigla ng mensaheng buhat sa salita ng Diyos. Dumulog tayo sa bukal ng lahat ng kabutihan. Idulog natin sa Kanya ang ating mga pakumbabang kahilingan. Manalangin tayo, Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Jesus, pagkaing nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang Katolika, nawa tuwina niyang pagkaingaingatan ang Eukaristiya bilang sakramento ng katawan at dugo ng Panginoon, ang pagkain na bibigay buhay. Manalangin tayo. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng ating mga pinunong pangrelihiyon at pambayan, nawa paglingkuran nila ng lubos ang bayan ng Diyos para sa kanang panlahat. Manalangin tayo. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng kabataan ng ating bayan, nawa higit nilang pahalagahan ang Eukaristiya sa kanilang masiglang paglahok sa misa. Manalangin tayo. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa nakadarama ng pagtanggi, para sa mga may sakit at mga nag-aagaw buhay, nawa malasap nila sa kumunyong sakramental ang bukal ng kanilang pag-asa at ang ugat ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na naririto sa pagdiriwang ng Eukaristiya ngayon, nawa isabuhay natin ang diwa ng ganitong sakramento sa pamamagitan ng tunay na pagkakawang gawa at lubos na pagkahandang tumulong. Manalangin tayo. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Para sa lahat ng panukalang pampolitika, naway lagi silang nakatuon sa paglilingkod at sa pagkilos para sa wastong paglaganap ng lipunan at sa kapakanang pangkalahatan, lalo na sa
pangangalaga para sa mahihirap at mga nawalan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Jesus, pagkain nagbibigay buhay, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, salamat sa iyong napakahalagang kaloob na Eukaristiya. Naway lagi kaming mamuhay alinsunod sa mensaheng umaabot sa amin sa pamamagitan ng dakilang sakramentong ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Of this morning to offer for the divine work of your hands. It will become our spiritual drink. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sangsinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang ipinagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadak. Kilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubulong ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Ng Panginoon, Hosanna.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo parang maglingkod sa iyo. Sinasama ng kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ako ang iyong abang lingkod at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin mo. Ngayon ng aming kakalit sa sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikang ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Yesu Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating tanging yaman, pag-asa, buhay at kaligtasan. Mapalad ang mga inaanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang, si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit. Pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiku kayo at panalangin ang pagpapala ng Diyos. Naway ang tinanggap ninyong Eukaristiya ay magbunga sa inyong buhay. Amen. Amen. Naway yadya kayo ng makapangyari ang Diyos sa lahat ng kapahamakan at puspusin kayo ng pawang mabubuting kaloob. Amen. Naway manuntun kayo sa kanyang landas at ipagtaguyong tuwina kung ano ang tama at magaling. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapan at mamuhay sa patnubay ng karunungan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa loob.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang puso mong pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,